Magandang hapon mga kabrigada. Si Tito Soto po para sa Brigada 7. Kapag tumitindi ang kriminalidad at lubhang naaapi ang tao, ito po ang kadalasang debate. Saan kakapit? Sa batas o bala? Di umano'y proteksyon ng lipunan ang konsiderasyon. Dumarami ang krimen, tila hindi maipatupad ang batas. Kundi man mabagal ang takbo ng hustisya, kulang naman ang ebidensya, kaya hindi rin umuunlad ng kaso. Paano ng katarungan? Sa kasaysayan po ng Pilipinas ay may kinikilala tayong mga epektibong tagapagpatupad ng batas. Mabilis umaksyon kapag kapwa raw ay naaapi. Matigas ang mga loob sa pagpapatupad ng hustisya. Bagamat may ibang taong ang tingin sa kanila ay mga bayani, mayroon din namang mga sektor na inaakusahan na sila daw ay mga berdugo. Katulad po ng dati, ang Brigada 7 ay lulugar sa gitna ng kontrobersya. Magiging instrumento lamang po kami upang ang taong bayan ay lalong maging mapanuri. Ang kabuuan po ng Brigada 7 matapos ang ilang paalala. Ang sabi po nila, ito raw pong rub out o yung pansasalvage na tinatawag. Eh, nagsimula daw po ito nung panahon ng martial law. Di umano, dadamputin ang mga suspect nang walang tanong-tanong pa. Kung saan sila pupulutin, eh bahala na. Ganun lang style. Ang tagapagpatupad di umano ng ganitong estilo noong martial law ay ang Metrocom Intelligence Security Group o MISG. Ito po isang matatawag nating elite group, espesyal na grupo na talaga namang hasa. Ang trabaho ay sa intelligence, anti-communist, anti-terrorist, anti-crime. Pag sinabi mong MISG noong araw, kasunod po nun eh pangangatog. Epektibo raw ang grupong ito sa pagsugpo ng masasamang elemento ng lipunan. Pero sa isang banda, sinasabi rin ang paraang ginagamit nila eh lumalabag sa karapatang pantao. Ang leader ng grupong ito, si Colonel Rolando Abadilla. Proclamation of martial law is not... Noong kasagsagan ng martial law, ang MISG ang isa sa mga itinuturing na pinakamagaling na unit ng militar. Maraming karangalan itong tinamo para sa mga ipinamalas nitong accomplishment. Ang pagsugpo sa mga notorious na kidnap gangs noong 1970s, ang paghuli sa mga miyembro ng terrorist group na Light the Fire Movement, ang paghuli sa mga pinaghihinalaang kaaway ng administrasyon, at marami pang iba. Intelligence ang linya o espesyalisasyon ng MISG. Kapag intelligence o pang-iispiya daw ang pinag-usapan ng martial law, wala nang titinig pa sa MISG. Ang sikreto ng MISG ng araw, Jessica, ay yung intelligence na information gathering at pagkatapos niyang ma-process na maging intelligence, yun ang ginagamit namin. Ang sikreto namin talaga, yung ang tao sa kamaynilahan ng araw, ay panig sa amin. Anumang naramdaman nilang taong di kilala sa lugar nila, bagong dayo, sinusumbong nila. Anumang mga ginagawa nilang hindi tama, sinusumbong nila. Yun ang dahilan kung bakit ang intelligence namin noong araw, very effective. At pagka effective ang intelligence, natural, effective din ang counteraction. Si Colonel Rolando Abadilla ang pinuno ng MISG. Kababayan ni dating Pangulong Marcos, kaya't sinasabing isa rin siya sa kanyang mga paboritong opisyal militar. Binuo ni Abadilla ang MISG mula sa dating MPIS o Metrocom Police Intelligence Service. Ilan sa mga naging deputies niya ay sina dating Colonel Roberto Ortega, Colonel Reynaldo Beroya, at ngayon General Panfilo Lacson. Pinakamasamang problema nung araw na kidnap po ransom na halos sa isang araw, tatlo, apat ang nangyayari
sa awa ng Diyos na nasolve namin karamihan. Ang isa sa mga di makakalimutang accomplishment ng MISG ay ang pagsalba kay Rubina Gokongwe noong 1980. 15 taon na ang nakalilipas, pero tandang-tanda pa rin ni Rubina ang lahat. I was 20 years old then, and I was on my way to school when 3 men in military uniform suddenly entered the car. Sabi nila na my driver was involved in a hit-and-run case, and that they were going to take us to the victim's place para the victim can pinpoint my driver. Eh, yung bahay daw ng victim, nasa Paranaque. So we were somewhere in Quezon City, and so we drove all the way to Paranaque. And then I suddenly said, palayo tayo ng palayo. I said, where am I going? And then suddenly one of them said, miss, kidnap to. Anong naramdaman niya nung pagka-declare na kidnap ito? Sabi ko, oras ko na. Isang linggo na noong hawak ng mga kidnapper si Rubina. Nang isang araw, bigla na lang siyang nakarinig ng kalabog sa pintuan. We were kept in a motel room in Manila. And all of a sudden, this group of men banged on the door. And then they broke the door down, and I was hiding beside the bed. I was so scared because I thought there were another group of kidnappers, no? Kasi and when I stood up, the first person I saw was Colonel Lacson. I was very thankful. I mean, you know, I owe my life to General Lacson. Kung wala si General Lacson, wala na ako rito. Subalit sa likod ng mga accomplishment na ito, nandyan naman ang mga mabibigat na paratang laban sa MISG. Torture, salvaging. Isa daw ang MISG sa mga nagpasimuno nito. Nung estudyante pa ako sa UP noong 1978, bali, inaresto ako ng CSU pero tinurn over sa MISG at tinorture ako ng mga taga-MISG. Itago na lang natin siya sa pangalang Pepe, dating estudyante ng UP. Isang araw, bigla na lang siyang dinampot at pinagbintangang komunista. Dinala sa MISG sa Camp Crame kung saan siya di umano'y tinorture. Natikman ko yung kuryente. Ang term nila dyan, Hawaii 5-0. No? Yung habang ini-interrogate ka, yung dalawang wires ng telepono nakatali sa kamay mo o di kaya sa ibang parte ng katawan mo, katulad ng genitals, no? Ng lalaki, doon itatali. Pagkasagot mo ng tanong nila, may iniikot silang crank doon sa telepono na yun at doon ka nakukuryente. At habang nakukuryente ka, natutuway mga yun, tawanan ng tawanan, parang festive ang mood. In between ng pangunguryente, binubugbog ako yung sinusuntok sa tagiliran, nasasampal, no? Hawaii 5-0, Meralco o kuryente. Nawasan naman ang tawag sa water torture. Submarine pag nilulublob sa kubeta at kung ano-ano pang pasakit sa katawan. Ayon kay Pepe, pati mga suspendidong kadete ng PMA noon ay pinang-torture sa kanila. Balitang-balita din noon ang mga desaparecido o mga taong pinaniniwalaang sinalvage. Pag may mga estudyanteng taga-UP na torture o sinalvage, madaling kumalat sa UP community yan. Maliit lang ang UP. At madalas na nababanggit nga yung MISG. Subalit ang lahat ng ito ay pinapabulaanan ni Abadilla. Sa katunayan anya, mahigpit niya noong ipinatutupad ang pulisiya laban sa torture at salvaging. Sinasabi ko sa mga opisyal ko noong araw na pag lumaban yung kalaban, labanan mo na hanggat kaya mo. Kung ano ang pinaka masakit mong gawin, gawin mo. Pero pagka sumurrender na, ay para mo nang bisita yung tao. Ang mga paratang ng human rights abuses ay propaganda lang daw. Katunayan nga yung kulungan namin noong araw sa MISG. Air condition pa nga eh. Kasi centralized yung aircon nung opisina, pati yung kulungan nila, air condition. At yung mga allegations ng torture, Jessica, kasama na lahat yun sa mga pag-undermine nila o paninira nila sa
administrasyon ni Presidente Marcos noong araw. Hindi naman ito matanggap ni dating Senador Rene Sagisag, tagapagtanggol din ng ilang Diumanoy biktima ng MISG noong martial law. Gaano kahaba at tumangos ang ilong kaya ni Rolly Abadilla, no? Yung sa nakakaintindi kay Pinocchio, no? Eh siguro, isama na natin kay Mother Teresa at na makanonize na rin si Rolly Abadilla. Kasi kung if he denies any involvement in those abuses, siguro martial law never happened. Sa katunayan, Anya, ang MISG ang isa sa mga kinakatakutang unit ng militar noon. At the time, ang legend, alam mo naman, matitigan ka lang ni Rolly Abadilla nung araw, aaminin mo lahat ng unsolved crimes. Ganun mo ba pagkakilala niya? Talagang medyo, yun ang dating, no? Yung MISG had the worst reputation, no, among the groups we dealt with. Sinadya daw ito ng MISG ayon naman kay Abadilla bilang panakot sa mga kriminal at mga terorista. Talagang naging strategy kunong araw na kakatakutan yung MISG ng mga kriminal, yung mga kalaban ng mabubuting tao. Hindi ko in-strategize yan na pati yung mga mabubuting tao matatakot sa MISG. Sapagkat kung mabuti kang tao, wala ka naman dapat ikatakot sa MISG. At dahil sa nangyaring iskandalo ngayon sa Kuratong Balileng, di maiwasang ihambing ang PACC sa MISG, lalo na't galing MISG ang mga nag-operate laban sa mga pinaghihinalaang hold-upper. Ang pananalvage ay minana daw ng PACC sa MISG. Impluwensya din daw ito ng martial law. Nabuhay din ang debate kung ang torture at salvaging ay may mga puwang sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas. Pero para sa mga nagdaan dito, hindi na ito dapat pang pagdebatihan. Ayoko nang mangyari sa mga anak ko yung nangyari sa akin. In the first place, hindi ko matitiyak kung mabubuhay yung mga anak ko pagka sila ang nag-undergo ng ganong experience. No? At wala sigurong magulang na gusto yung naging experience. So kahit mismo yung mga nang-torture sa akin, hindi nila gugustuhin yon na mangyari sa kanilang mga anak. I'm sure takot sila. Para po sa Brigada 7, ito si Jessica Soho reporting. Susunod po, kung tawagin siya ay bungo, matapos ang ilang paalala. Bungo. Bansag pa lamang para bang nakakakilabot na. Matinig po sa military and special tactical skills na pinag-aralan pa niya sa Amerika. At mismong si Pangulong Ferdinand Marcos po ang kumuha sa kanya upang maging miyembro ng MISG. Naging chief of police ng Baguio noong late 1980s hanggang 1992. Humigit kumulang 298 na po ang kanyang napapatay. Pare, walang persona lang. Trabaho lang to. Sinong hindi nakakaalam sa dialogue na ito? Ang nakakatakot na sawi ka eh ni Lieutenant Colonel Bobby Ortega alias Bungo. Sa dialogue pa lang, patay na ang kalaban. Huwag ka magtago sa palda ng babae! Pero pelikula lang ito eh. Ganito ba talaga si Bungo o meron pa siyang ibang lihim na itinatago? Ilan ho ba yung napatumba niya? Well, sa alam ko 196. Pero para sa akin masyadong mababa yon. Kasi that is an accumulation of 23 years. Kung tutusin mo, wala pang iwalo sa isang taon. That means I should have accelerated it. Dapat yan mga 20 sa isang taon. 23 taong nagserbisyo sa PCINP si Colonel Ortega. At sa mga panahong iyon, marka ng takot ang kanyang iniwan sa kanyang mga naging kaaway. Mula nang siya'y pumasok sa CIS, paglipat sa Metrocom at 2nd PC Zone, hanggang sa naging station commander siya ng Baguio City. Subalit hindi sa serbisyo nabigyan ng baptism of fire si Colonel Ortega.
unang nakapatay si Colonel Ortega nang hantingin nila ang naatasang pumatay sa kanyang ama. Sinabihan ako tungkol dito sa dalawang ito. Hinanap namin hanggang sa natutok namin yung lugar. Nung pinasok namin dun, dun namin naengkwentro. That was my first kill. I was 19 years old then. Matagal naghintay si Colonel Ortega bago siya naging isang regular officer ng PCINP. Ayon kay Colonel Ortega, marami ang pumigil sa pagkakataong ito. At those times, pre-martial law days, ang kalaban mo rin dyan yung mga politikos, mga police, mga who are protecting yung mga gambling and protecting these bad elements. Kaya sila nagiging kalaban natin. Eh, nakabangga ko yun, yung mga big four. And they really gave us a hard time, but it was not enough to dampen my enthusiasm. Panahon ng martial law nang siya'y ma-assign sa Special Operations Group ng Metrocom bilang hepe nito. Sa pagkakataong ito niya hinanting ang mga naglipa ng carnappers at mga kilabot na hold-up gangs. When I go after somebody, nakaregister na sa mind ko, napapatayin ko yung taong yan. Sapagkat for every day that passes that he's alive, only God knows how many more lives he's going to kill. He's going to maim. How many more families he's going to destroy. Ilang mga bata ang mawawalan ng tatay na magpaparal sa kanila dahil sa kabangisan ng mga ito. Sa mga panahong ito, uminit din ang salitang salvage. At kapag nabanggit ang salitang salvage, kasama dito ang grupo ng Metrocom. When we go after somebody, kumpletong dosier niya sa akin. Alam ko na kung ano yung mga ginawa niya. At saka, ang style naman natin, hindi kagaya nung yung huhuli mo na katali tapos i-execute mo, we don't do that. There's no challenge there. Eh, kanya-kanyang style, ika nga eh. Daan-daang inkwentro ang sinagupa ng grupo ni Colonel Ortega. At sa mga insidenteng iyon, iisa lang ang nabuhay sa mga nakaharap niya. And there's only one person that I shot na nabuhay. Manila Police pa. Nalala ni Police. Oh, pito ang tama, nabuhay. Ngayon, kumusta? Four vitals. Buhay pa, Police pa. Eh gusto ng Diyos maano. Pero after that, I heard that he got shot three other times. Oh, siguro ka kung malala ang ano, ayaw pa ng Diyos kunin kagad gusto magduso pa ng konti. Hindi rin nakalusot sa mga human rights violations si Colonel Ortega. Tulad ng mga pulis ngayon, kaliwat kanan ng kaso ang hinarap laban sa kanya. Lahat ng mga final against sa inyo, na natalo pa? Na ano naman lahat. Nasa labas ako eh. Kung natalo ko, di nasa loob na ako. I have never been a lawyer, pero I learned the law defending myself. Eh, siguro, I have been charged for murder siguro mga 24 times. Homicide siguro mga about 60 times. Eh, the rest eh, talaga, I cannot push through. Gawa ng, ang testigo ko, taong bayan. Actual, mga bank robberies, ganyan, paglabas nila, upakan kami sa labas. May kasabihan na madumi man ng trabaho, kailangan pa rin ng tagaligpit. At para kay Colonel Bobby Ortega, alias Bungo, siya ang naatasang magligpit. Hindi naman masama ang pumatay eh. Kung ang pinatay mo ay masama at ang pakay mo ay mabuti. Pero kung ang pagpatay mo, kahit na masama yung pinatay mo, kung masama yung pakay mo o yung motibo mo, masama rin. That's what I always inculcate in my mind. That it is even sanctioned. Hindi akong huhusga, hindi tao ang huhusga sa akin. Bayan na natin ang Diyos. Trabaho lang, walang personalan. Para sa Brigada 7, ito si Israel Cando, reporting. Babalik po, Brigada 7, matapos ang ilang paalala. Alam niyo po mga usap-usapan sa mga palipaligid ngayon, eh sinasabing yun daw pong estilong PACC ay nakuha sa estilo ng MISG nung araw. Ang reputasyon, nakakatakot pero epektibo. Walang takot sa sariling pagpapatupad ng batas. Pinupuri at binabatikos. Dalawa po sa dating miyembro ng PACC ay galing sa Metrocom Intelligence Security Group o MISG, si Pampilo Lacson at Reynaldo Beroya.
Colonel Panfilo Lacson, Colonel Reynaldo Beroya, mga dating miyembro ng nakakasindak na MISG na naging mga pinuno ng PACC. Unang nag-umpisa si Lacson at Beroya na magkaibigan at magkatulong sa Task Force Lawin at Habagat. Ngunit ito'y bago isangkot ni Lacson si Beroya sa pangingidnap kay Jack Cho. Kinilala si Lacson bilang magaling na anti-crime buster, kung kaya mabilis ang naging promosyon nito sa pagka-general. Ngunit marami rin ang hindi sang-ayon sa estilo ng PACC. Marami rin ang reklamo laban dito dahil sa di umano human rights violations nito. MISG na MISG di umano ang dating. Ngunit ayon naman kay Colonel Beroya, hindi naman daw ito standard operating procedure ng mga pulis. It may be more on the culture, no? Nung mga nandoon sa organization. Kung sasabihin mong it is a police attitude, mali yun eh, no? We are now in the process of reforming the police services. In fact, sinasabi nga ng ating mga leaders sa PNP na tinatanggal yung mga scalawags, no? So it's more on the culture of the people manning the posts. Revamped na naman. Dahil sa pagbibitiw ni na General Canson, Acop at Lacson, buwat sa iskandalo ng Kuratong Baleling Rubout, tatlong matataas na posisyon ang naiwang bukas. You know, the risks are too much as yung frustrations are too many in this profession. And yung risk, kayang dalhin yun eh, no? I can live with it, but it's the frustrations that are hard to bear. So, probably, kung makalusot ako rito sa kasong to, at hindi ma-death penalty, alis na lang ako sa serbisyo. Hindi maikakaila na malaki ang pagkakatulad ng MISG sa PACC ngayon. Nakakuha ang Brigada 7 ng isang sulat mula sa mga anonymous policemen na inirereklamo ang mga miyembro ng PACC bilang mga di-umanoy Marcos hitmen. Ayon sa kanila, sa kabuuan, may mga 52 katao na ang napatay ng PACC Habagat sa kanilang anti-crime operations. Hindi pa raw kabilang ang mga ibang incidental victims. Ngunit hindi natin masasabing walang nagawa ang PACC. Habagat man o Lawin, kilala ito sa pagliligtas sa mga biktima ng kidnap for ransom, lalo na noong mga panahong purus Chinese ang naging biktima. Gayunpaman, sa proseso daw nagkakatalo. Maraming sinasabi na sinasalvage nila o pinapatay ang mga suspect. It happened maybe na talagang, sabi nga nila, talamak na yung mga suspects. Mm-hmm. And they needed to be treated that way, no? Pero it is not the justification. Siyempre, pag sinabi mong correct police work, dapat walang ganyan, no? But then, it is not really a supposed standard, no? Na gagawin ng pulisya na magsasalvage to be able to solve crimes. Para po sa Brigada 7, ito si Karen Davila reporting. Susunod po, mga matitinik ngunit di umano'y mababangis na pulis matapos ang ilang paalala. Pulis, alagad ng batas, sumusugpo sa kriminalidad, subalit balot ng kontrobersya. Si Captain Reynaldo Hilo, tinaguri ang bata ni Mayor Fred Lim, dating miyembro ng anti-narcotics ng Western Police District. Wala raw pinipiling kriminal si Hilo. Hoodlum, drug lords, kahit sino ka pa, basta't kriminal ka. Ang kanya pong tatak, kapag yung biktima daw po'y may isang tama ng baril sa pagitan ng mata, pihadong si Hilo daw ang tumira. Federico Pedrosa, alias Soktong, kilabot ng Quiapo at Lumintrit, leader ng 17 pusher, kumikita ng 500 piso bawat gramong shabu. Ayon sa On the Spot report, lumaban si Soktong, patay. May tama ng bala
sa pagitan ng mata. Manuel Paz Cipriano, alias Al Capone at alias Kid. Big time ng Paco. Kumikilos sa buong distrito ng Pandacan at Ermita. 1,300 hanggang 1,500 piso bawat gramo ng shabu ang kanyang tinutulak. Bangkay na matagpuan si Kid. May tama ng bala sa pagitan ng dalawang mata. Talagang pinatay. Alam mo yan na hindi malaman kung ano yan. Kasi makikita ko rito, may mga pulis eh. Nung pupunta, nung bubuhay pa siya, mga pulis ang pumupunta mismo. Makakaganti rin tayo. Pero wala tayong maibibigay na katarungan. Sabi ko, iba ngayon. Iba ngayon eh. Ngayon, pinapatay na lang ang tao na wala, walang ka ano-ano eh. May hindi man lang tako niya kinuha. O inano na lang nila hinuli. Hindi na lang sana nila pinatay. Iisang tao lamang ang bukang bibig ng marami kapag ang biktima ay may tama ng bala sa pagitan ng dalawang mata. Si Batas o sa Police Captain Reynaldo Haylo. Tao yan eh. Ako hindi ako natutuwa o nasisiya na nakapatay ako. Kinalulungkot ko yun up to this time. Mabigat sa kalooban ko yun eh. Kahit kriminal? Kahit kriminal. Dahil kung naging kriminal man yan, hindi natin alam. Baka bunga ng kagipitan, bunga ng drugs o kaya bunga ng kahirapan. Ayon kay Batas, ang pagiging pulis ay isa na sa pinaka hindi maintindihan at mahirap unawaing profesyon sa lipunan. Hindi pwede rito yung, sige, baril mo ako, isa lang muna. Although sa nangyayari ngayon, talagang ang criminal world, ang criminal characters, they shoot first bago makabaril ang pulis. Kaya kawawa ang mga law enforcers eh. Sabi, ba't mo binaril? Hindi naman lumalaban. Eh, hihintayin ko pa ba barilin ako? Nakita mo naman hawak-hawak na yung baril. May hinanakit din sa mukha ni Haylo kapag binabansagan siyang berdugo o mananalbage ng mga kilalang kriminal. Kaya nga nagtataka ako, sabi nila nung araw, may sinalbage ka. Aba, ang dami naming hinuling buhay. Thousands. Hindi lumaban, di buhay. Siyempre, ang police officer, if you cannot even defend yourself, how do you expect to defend the people? Isa sa pinaka-controversial na kasong pinasukan ni Batas ay ang Magallanes shootout na naganap noong July 10, 1990. Dalawang military officers at isang military agent ang napaslang sa Baybas operation na ito na pinungunahan ni Haylo. Naapektuhan ba yun yung campaign against criminality nyo noon? After that, Ay, naku. Siyempre, palakpakan yung mga drug pushers nung araw, lalo yung malalaki. Tsaka yung ibang kriminal. Ayan, grounded na sila, Haylo. Oh. At ang ibang law enforcers, nadidemoralized. Yun ba ang price for doing what you are supposed to do? Yung asuntuhin ka? Kaya lang sabi nga ni Mayor Lim, talagang ganyan. Either you do nothing or you do something. If you do nothing, then you are a no good policeman. If you do something, you expect the rest na baka makaapa ka ng malalaki. Ganyan. Sa naging medico-legal report ng dating PCINP, sina Colonel Reynaldo de Guzman, Major Franco Calahog, at Avelino Manguera ay kapuna-punang nagtamo ng tama ng bala sa pagitan na naman ng dalawang mata. Kaya minarapat ang Brigada 7 na itanong kay Haylo na kung bakit lahat ng mga biktima na dumaan sa kanyang kamay ay may tama ng bala sa pagitan ng dalawang mata. Kailangan, ang pagbaril mo sa tao, hindi kailangan para siya patayin. Kung hindi, para ma-lessen yung threats. Para mawala yung threat sa'yo o sa ibang tao. Kaya paano mawawala ng threat? Kailangan mawala yung vision niya. Kaya kung nakatagilid, sasabihin, but kung nakatagilid, paano sa pagitan ng mata? Di yung basta pahagihin mo yun doon. Hindi naman kailangan between the eyes eh. Yung vision ang target natin dyan. Sinabi ni Haylo na di naman makatarungan sabihin na lahat ng kriminal ay pinapatay niya. Malungkot, Arnold. Mabigat. Akala nga nila, sabi ng iba, wow, ang galing mo, dami mong napatay. But to me, it hurts. Dahil yung buhay nga ng mga papansin mo, buhay ng isda ko sa aquarium, buhay ng halaman, eh binibigyan natin. Gusto ko mabuhay yan. Pag may tumatawid na hayop, pinadadaan ko. Eh lalo pa yung tao. Pinalaki tayong marunong kumilala sa bigay ng Diyos. Lubhang double standard ang pananaw ng publiko pagdating sa kampanya laban sa kriminalidad. Kapag balaganap ang krimen, unang sinisisi ay mga pulis. Kapag may nalilipol, pulis pa rin ang sinisisi. Ngunit para sa ilang naiwang mahal sa buhay ng mga biktima, pinasadyos ko na lang dahil wala akong magawa. Dahil
na parang hawak nila ang buhay ng tao. Sabi ko, hawak nila ang buhay ng tao eh. Maano nang hinuli na lang nila, gawain na lang nila yung hulihin nila, ikulong nila, imbestigahin nila, hindi basta papatayin na lang nila. Ganun ang ginawa nila. Sabi ko, sana hindi naman nila pinatay. Hinuli na lang nila, inimbestigahan nila. Parang hayop na ginawa nila eh. Sabi ko, tapos nung kinuha pa raw dun, initsa pa sa sasakyan. Para bang nag-itsa ng baboy. Bukod sa Katoliko tayo, pinalaki akong marunong kumilala sa buhay. At kung matatanda mo, halos lahat naman ng ano, pinipilit kong madala sa hospital para mabuhay. Eh kaya lang, talagang ganun. Destined to die na rin siguro yung mga kriminal na yun. O kaya hindi tayo natutuwa na nakakapatay. Para sa Brigada 7, ako naman, Arnold Glavio, reporting. Mga kakilakilabot na paraan ng pagpatay sa pagbabalik ng Brigada 7. Ang kadalasang biktima ng mga pulis o militar noong araw ay ang mga communist insurgents. Noong panahon ng martial law, ang salitang komunista ay madalas ibinibintang sa mga kaaway ng gobyerno, mga kriminal kumbansagan. At kapag sinabing kriminal, ay tila ba may lisensya na sa kahit anong parusa na kahit anong paraan na ibibigay na parusa. Ay hindi pa man daw namamatay ang kriminal, ay pinapanalangin na niyang mamatay kaysa maranasan ang parusang ipapataw sa kanya. Ilan na yung napatay mo? Ilan na yung napatay? Mahigit mga 100. Ano yun? Mga may kasalanan, inosente? Mga walang kabuluhang tao sa susidad. Sa gitna ng lupit ng martial law, patuloy na pagtaas ng bilang ng mga komunista at pagbagsak ng peace and order situation sa bansa, may isang sundalong tumayo at nanindigan. Kung gusto natin na titiwasay ang isang lugar, immediate agad ang solusyon. So, sabi nga ni Carlos Marahila, yung South American guerrilla leader na sa libro niya na Urban Guerrilla, na one of the best solution to rebellion is extermination. Because by exterminating the person, it could no longer spread the gospel of communism. May isang sundalong naniniwalang ang dugong aagos ay tawag ng pagbabago, lalo na't ito ay marumi. Pagbuwis ng mga buhay ang sagot upang makamit ang minimithing kaayusan. Yung mga tao na lumalabag sa batas ng gobyerno, may nagbibigay ng kabutihan sa susidad, ay dapat lang talagang tatanggalin sa susidad. Gusto mo patayin siya, isa sa mga paraan doon, ikarga mo sa helikopter, asuotin mo siya ng shirt pan, takpan mo ang sako ng asukal, yung maliit na sako sa asukal yung ulo niya, pero yung sako nakatali sa helikopter, itali mo yung sarili mo. Pag abot ka ng altitude na 1,500, tadyakan mo siya. Pagdating niya sa tubig, mamatay siya sa impact. After 24 hours, lulutang siya. Makita man siya ng mga tao, makilala man siya, sasabihin na namatay siya ng lunod. Hindi na binatay ng military dahil doon kami sa
nadistino ko sa Mindanao, nagpapahukay ako ng kubita na 12 feet. Nagmamatay yung nakapatay kami ng tao na hindi encounter pero nakuna namin ng baril, ihulog namin sa kubita. Takpan kaunti ng mga kalahating ruler na lupa, then resume ang pagdudumi ng sundalo doon. So walang maniniwala na may tao na binawon mo doon kay kubita yun. Ngayon ang gagawin, ilagay mo na ang drum ng one-fourth bato, ilagay mo sa loob ng drum na walang damit, takpan mo ang drum, i-wielding mo ang drum, dalhin mo sa laot, sukatin mo ang dagat na kailangan ng paghulugan mo lalampas ng 300 feet. Bakit 300 feet? Dahil ang scuba diver makarating hanggang 165. Hihiwain mo na yung katawan bago ihulo, ilagay sa drum para mo attract yung isda. Kasi kung walang sugat-sugat yun, walang dugo lalabas. So, improve mo pa ang guwan. Not a nature by adding a artificial coral reef. Dinagdagan mo pa na, nilagyan mo pa ng artificial coral reef. Ang dagat. Kasi pagkawala na yung balat, may buto ron. Didikitan pa ng mga corals yun. May isang sundalong naipit at nakipagtunggali sa pagtatalo ng kaisipan. Tawag ng tungkulin para sa bayan at daing ng mga kaaway ng pagkakataong mabuhay. Kung minsan, kung magbiro ang tadhana ay malupit. Mayroon daw masinggan galing sa direksyon sa kanan ko. So, itinuto ko yung 106 recoilless rifle. Tsaka binalahan ko ng HEAT, High Explosive Anti-Tank. Di lumipad yung building. Nung makalapit kami sa paralan, may 42 ang patay, bata at babae. Yun, mga isang linggo ako hindi nakatulog noon dahil gabi-gabi na naginip ako ng kimpitay ng hapon na kinikwento ang aking mga magulang nung maliit pa ako na itapon yung bata na salubungin ng bayonita. So, nakaubo siguro ako mga 2 karton na tanduay bago nabalik ako sa normal. So, naawa yung aking commander, kinauwi ako sa Manila ng mga isang buwan. Sa awa ng Diyos, hindi naman ako naloko. May isang sundalong ang damdamin ay manhid. Pinanday na ng paniniwalang ang pagpatay ng kaaway ay para sa kapakanan ng mas nakakarami. Hindi ako nakukonsensya dahil ang taong pinapatay ko, definite ako na talagang liability sa sosyedad. Hindi basta inusinting gipulot ko lang o pinatay, hindi ganun. May isang sundalong hindi naghihintay ng unawa, paglilingkod sa bayan na hindi naghahanap ng kapalit. Wala akong kahit isang kaso ng human rights. So, ibig sabihin, malinis ang aking ginawa. Ang naka-witness lang dito, isa lang. Si Jesus Christ lang. Hindi ko nga malaman kung saan ko kukuha ng pasis pagpasok doon. Berdugo man o bayani, tanging kasaysayan na lamang ang maaaring umusga kung matuwid ang ginawa ng sundalong ito. Ang aking ginawa o anuman ang nagawa ko sa bansang Pilipinas, ibahala na ang publiko maghusga. Basta kung ako ang tanungin, ang ginawa ko,
malinis ang aking konsensya. Nakatulong ako sa karamihang mamamayan. Kung sabihin man natin nakapatay ako mahigit 100, milyon sigurong Pilipino nakapakinabang. Pagpapatay ako ng tao, hindi naman ako sinasahuran ng pagpatay. I'm not a hired killer na by killing somebody, I will get a big amount of money. Ginawa ko to in connection with my job. Hindi naman ibig sabihin na kung papatay ko ng mga tao na ito, yayaman ko. Kaya hanggang ngayon, hindi pa man ako mayaman. Wala namang financially, wala mang naitutulong sa akin yung pagpapatay ng mga tao na yun. Alam ko may pamilya ko, may mga anak ko, pero kung magsabi ka mang karma, hindi ako natakot sa karma because my conscience is clear. I have never killed an innocent person. I have never cheated anybody. Para sa Brigada 7, ako naman, Arnold Glavio, reporting. Kadalasan nga bang gumagamit ng hindi makatarungang pamamaraan ang ating mga pulis upang lipulin ang mga kriminal? Ang pagdududang ito ay naging kaakibat na hindi lamang ngayong panahon ng Philippine National Police o PNP, kundi magmula pa noong Philippine Constabulary o PC. At kahit na ang karahasan sa mga suspect ay napatunayang gawin na rin ng iba nating mga ordinaryong pulis. Nung araw, nung panahon ng martial law, we were hunted most of the times because we were political activists opposing the Marcos dictatorship. We were always subjected to that kind of harassment, being arrested. And in my short confinement at Tikam Krabi, I saw people being tortured, pahihigain sa bloke ng yelo, sasaksakan sa katawan ng alambre na nakadugtong sa battery ng truck. Pinuno si Bobby Brillante ng Campaign for Public Accountability, isang NGO na tumutulong sa mga biktima ng human rights violations o karahasan buhat sa mga pulis. Ayon kay Brillante, ang istilong summary killings, vigilante at torture ay talamak noong panahon ng martial law. Some female political activists, sasaksakan nila sa genital organs ng alambre na nakasaksak sa kuryente para lang mag-confess doon sa sinasabi nilang crime or para magsalita. Sinisisi sa mga kagagawang tulad nito ay ang MISG o Military Intelligence Security Group ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Alam niyo, galing din ako sa MISG. Maaring totoo yan, ano? Pero yung alleged salvaging, hindi naman monopoly ng MISG lang yan eh. Nung araw pa yan, in fact, it does not only happen here in the Philippines. Nangyayari yan all over the world. Kadalasang inihahambing ang MISG noon sa PACC ngayon. At MISG man, PACC o mapaisang ordinaryong pulis, hindi makakaila na may nagamit na silang pamamaraan sa paglipol ng suspect na labag sa batas. May dumating sa amin sulat. Ang sinasabi sa sulat, isuko namin si Joey, pawawalan yung dalawang babae. Si Ginoong Pedro De Leon ang ama ni Joey De Leon, di umano'y leader ng kilabot na Red Scorpion Gang. Ayon kay Mang Pedro, kinidnap ng PACC ang anak niyang babaeng si Magdalena Apostol at ang pamangkin nitong si Carmelita Intal, kapalit ng pagsuko ni Joey De Leon. Noong 19 ng Nobyembre ng 92, noon nagbayad yun. Mula nung nagbayad, hindi na nakauwi. Mangyari ay kinuha yan dahil sa gusto nga, isuko raw si Joey, pawawalan niyang
yung kapatid, yung dalawang babae. E paano masasabi namin sumuko siya, hindi naman namin siya nakikita. Matapos ng ilang araw, may natanggap na sulat si Mang Pedro. Dinidemanda ang pagsuko ni Joey kapalit sa buhay ng dalawang babae. Tumawag yan eh. Nagmamakaawa. Nahirap na raw sila. Papatayin sila. At pinapayagan silang ipapatay. Sabi nung anak niyo, sino daw yung papatay sa kanila? Eh, si Lapsin daw ang kanyan eh. Ang leader niya eh. Ito ang pinaghihinalaang safe house ng PACC, kung saan di umano'y dinala ang dalawang babae. Yung bahay sa Antipolo na palagi napapanggit sa dyaryo na safe house is the same house na pinagdala noong kapatid at pamangkin ni Alfredo de Leon bago sila dalhin somewhere in Cavite and Batangas. At nagulat nga ako nung isang linggo ay lumitaw na naman the same safe house being mentioned in the newspaper na pinagdalan dito kay Jane Gomez. Ayon kay Brillante, hindi ito kuro-kuro dahilan sa inamin daw ito sa kanya ng isang PACC agent mismo. Yung mga involved sa pagpatay doon sa dalawang babae na ngayon ay nasa pag-iingat namin at yung mga witnesses ay siya mismong nagsasabi. Pinasinungalingan naman ito ni Eduardo Echaus, ang may-ari ng bahay at kilalang kaibigan ni PACC Chairman Joseph Estrada. Bagamat tumanggi siyang magpa-interview, sinabi naman ni Echaus na paninira lamang ito dahilan sa matagal nang walang nakatira sa bahay na ito. Hindi na muling nakita ni Mang Pedro ang kanyang anak at pamangkin. Makaraan ang dalawang buwan, napaslang si Joey De Leon sa isang di umano'y inkwentro sa pagitan ng PACC. Yung inkwentro, hindi nakagapos yan. At saka yung baril na nakuha sa kanya, nasa loob ng bag na nakuha ng sundalo. So palagay niyo, sir, ano yung ginawa sa kanya? Ginapos muna yan. Nahuli yung buhay yan eh. Pinatay yan bago hinila lang doon sa sapa. Sinabi nagtakbo sa sapa. Sa autopsy report, lumalabas na maaring nakaposas nga si De Leon bago ito namatay. Ngunit ayon naman sa PACC, wala silang kinalaman sa pagkawala ng dalawang babae. Tumanggi itong magpa-interview, ngunit nagbigay sila ng kanilang after operations report, kung saan sinasaad na namatay nga si De Leon sa isang encuentro. Ngunit hindi lamang PACC ang pinaghihinalaang lumalabag sa batas sa paglipol ng suspect. Ayon sa aming source na dati ring miyembro ng MISG, noong unang panahon, sinusubuan nila ang suspect ng cyanide sa bibig para ito mamatay, o di kaya'y sodium pentothal o truth serum para ito magsabi ng totoo o umamin sa isang krimen. Para naman daw sa mga sugatan na suspect, hinahaluan nila di umano ng muscle relaxant ang dextrose nito. Ayon sa kanya, hindi ito lumalabas sa autopsy report. Pagka yung mga relatives o mga accomplices ng mga gangs, usually yan matahimik yung kanilang pagliligpit. Like for example, yung strangulation sa lubid o kaya yung sasaksakan ng plastic bag sa ulo tapos tatalian hanggang sa masuffocate, hindi na makahinga. Ito, sir, yung mga nahahanap na sa mga yes. Far-flung areas? Yes. Yung mga walang sugat. Pag sinabing walang dugo, yan yun. Maraming human rights violations ang inireklamo sa mga anti-crime operations ng ating mga otoridad. Ngunit tanggap na rin ito ng ilan sa ating mga kababayan. Hindi lang dahil parang pagong ang takbo ng ating hustisya, kung minalas-malas pa, ay minsan nakakatakas pa ang kriminal. I would not say na tama eh, no? Although may mga practices na ganyan, I will be very honest, may nangyayaring ganyan. Pero that should not be the solution. Because if you are a good police officer, no? Or a police investigator for that matter, the success of your activity must be when you shall have put behind bars and suspect. Kung hindi naman mahuli, pinipintasan ang ating mga alagad ng batas, wala raw nagagawa. Bakit daw ganun? Ngayon naman lahuli, masama naman ang ating mga alagad ng batas. Pinagbibintang alagad. Kung titingnan natin ang pattern, lahat ng mga malalaking sindikato, bakit walang nahuhuli? Walang nahuhuling mastermind at walang nakukulong. Palaging patay.
Why do they have to kill them? Kasi pag nagpatuloy ang mga investigasyon, it will come to a point na aabot na doon sa involved na nagpoprotekta sa kanila. And usually there are generals in the police and in the military. At bagamat sa may karapatan din ang mga suspect sa ating batas, kung tuloy-tuloy na ganito ang sistema, hindi natin matatanggal ang masamang damo sa kagawaran ng pulisya. Para po sa Brigada 7, ito si Karen Davila reporting. Mga biktima ng marahas na parusa. Parusa ba itong matatawag kung inosente sila? Sa pagbabalik ng Brigada 7. Epektibo't mabilis na paraan ng hustisya. Ang preba, mga di umano'y kriminal na inilaglag. Mga nga kriminal daw na hindi na muling mamimirwisyo pa. Subalit, kung sobrang bilis ang pagpapatupad ng hustisya, ay hindi naman kaya mayroong mga walang salang matatapakan o masasagasaan. Ados ng Mayo nang magkayayaan ang magkaibigan at magkatukayong Michael Lapira at Michael Lopez. Maglalaro sila ng video games. Bago umuwi, nagkayayaan pa uling kumain kasama ang kaibigan nilang babaeng si Leia. Sumakay sila ng taxi. Sa loob ng taxi, nagkabiruan. Ano daw kaya kung hold-upin nila ang driver? Nagpanik ang driver. Prumeno bigla at humingi ng saklolo. Rumisponde naman ang taong bayan. Hinabol ang dalawang batang lalaki. Samantala, isang pulis Las Piñas na gangalang SPO3 Jojo Kabutin ang nakasaksi sa nangyari. Ayon sa police report, binaril niya ang dalawang bata. Sa katunayan, dahil sa kanyang ginawa, siya ay nabigyan pa nga ng commendation. Sinabihan po kami ng radio operator namin na mayroon daw huldapan doon sa pulang lupa na nangyari. Ang ginawa namin, tumakbo kami doon sa pinangyarihan. Ngayon, pagdating namin doon, nabutan namin doon si SPO Tricabutin tsaka yung dalawang alleged huldapper na nakahiga na roon sa ano sa lupa. Ngayon sa katabi nila may taxi nakabalander doon sa ano sa gutter nakasampa yung gulong. Kaya in-interview ko si Kabutin. Ang sabi niya, holdapper daw yun at napatay nga niya dahil may hawak ng granada at kutsilyo. Pininit naming kunin ang panig ni SPO3 Kabutin pero hindi namin siya nahanap. Nabanggit ni SPO3 Kabutin na itong dalawang holdapper na ito, notorious holdapper daw. Sinabi ho ba niya sa inyo ito? Nabanggit niya sa akin niya yan. Nung interview ko siya, nabanggit niya sa akin. Anong sabi niya? Sabi nga niya na may report daw na yung mga holdapper na yun, mga alis holdapper na yun, madalas daw nilang ginagawa yun. Samantala, taliwas naman ang kwento ng babaeng kasama ng dalawang bata. Si Michael Jr. at si Michael Lipira nasa likod. Sabi ni Michael Jr., si Junior, ano, hold upin kaya natin to? Tapos biglang nagpreno yung taxi driver, tapos nagbubusin, nagsisigaw, hold up. Tapos biglang na lang paglingon ko, syempre nagpapanik, lumingon ako, paglingon ko, may hawak na siyang kutsilyo. Tapos nagpapanik na siya, dinadamba na ako na saksak. Bakit siya nagbiro ng hold upin natin to? Ganun kasi talaga magbiro yun eh. Nagtataka ang mga magulang na mga napatay kung bakit tila tinorture ang mga ito bago pinatay. Naburo siya pa sa bitbit yung mga dito. Ang kamay niya, mga bitbit, bali ito. Tapos may mga dami ito. Ito, mata niya lubog yan, tapos may pukpuk siya rito. Tinamaan siya dito sa ulo, sa sentido mismo, tumagos dito sa kabila. Tapos, yung kanyang mga daliri, nakita ko yung parang natanggal yung balat, walang kuko. Sabi ko, ano naman pahirap ang ginawa rito sa anak ko? Sabi ko, ano naman kasalanan kaya nagawa rito? Ang Bukas Palad Foundation ay isa sa mga non-governmental organizations, so NGOs, na tumutulong sa mga mahihirap ng Pasay City. Kilala nila ang isa sa mga bata, si Michael Lopez. Si Michael kasi ay lumaki na sinusundan namin dito sa social center na to. At ang kanyang mother ay pumasok dito na naglilingko din sa mga mahihirap na katulad din namin. Ngayon, sa pagsunod namin, nakita namin na may kakulitan talaga yung bata.
Pero pagka nakakagawa siya ng pagkakamali, humihingi siya ng sorry. At kahit na daw may tinangkangang masama ang mga bata, hindi dapat ganon ang kanilang kinasapitan. Lagi pinagmamalaki sa amin, Papa, ako magpupulis. Magpupulis ako, Papa. Tapos ngayon, pulis pala ang pumaday sa kanya. Kahit magtanong sa buong Metro Manila, no, or sa labas pa, kung meron silang record, walang record ang mga bata, no? At saka merong witness, no, na pwedeng magpatunay na hindi talaga hold up ang nangyari. Sa mga nangyayaring ganito sa ating paligid, yan ang madalas tanungin. Porke ba napagsuspetsahan lang e dapat nang maparusahan ng ganito? Di ba't alagad o tagapangalaga ng batas ang tawag sa ating mga pulis? Di ba't ang batas at hukuman ang siyang dapat lang magusga at magpataw ng parusa? Today, yung mga those impatient with the due process, kamukha halimbawa nga nito nangyari kay Angel Alquiza, no? Who cared? Nung upakan na lang yung tricycle driver na kuno, siya raw gumahasa. The moment society prepares or is prepared, no, na to make small compromises, dahil sino ba naman yung Abunyo, Lagunda yatang yan, nobody cares. Kaya yun nga, and then pagka nakikita tuloy nitong mga otoridad, those people in power, na they can get away with it. It's so important to the integrity of a nation that you don't compromise even in small things, especially when human life is involved, no? Para po sa Brigada 7, ito si Jessica Soho reporting. Nagbabalik po ang Brigada 7 matapos ang ilang paalala. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Champion King Cigarette. Mula noon hanggang ngayon, champion talaga. Sa pulso ng Brigada ngayong Linggo, tinanong namin ang 120 katao sa Metro Manila. May tiwala ba sila sa mga pulis sa larangan ng pagsugpo ng krimen? Ang resulta po, 43 sa aming tinanong o 36% ang may sabing may tiwala sila sa mga pulis. Samantalang 42 o 35% naman ang nagsabing wala silang tiwala sa mga pulis. 31 sa kanila o 26% ang nagsasabing minsan ay may tiwala sila sa mga pulis. At 4 o 3% ang hindi nagbigay ng comment. 1% lamang po ang diferensya ng mga may tiwala sa pulis sa mga walang tiwala sa mga alagad ng batas. Halos hati na naman po ang pulso ng Brigada sa katanungan natin ngayong Linggo. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Champion King Cigarette. Mula noon hanggang ngayon, champion talaga! Hindi po layunin ng Brigada 7 ang husgahan ang paraan natin ng hustisya at ang pagpapatupad nito. Ang gusto lamang po namin ay maging bukas ang ating mga mata at isipan sa isyung umiinog sa ating lipunan. Ang isyu ng katarungan at kung papaano nga ba makakamit ito. Ang nais po namin ay maging instrumento tayo ng pagbabago kung kinakailangan. May batas ang ating lipunan para siguruhing ang katarungan ay iiran. Ang bala ay instrumento lamang po ng batas. Hanggang sa susunod na linggo po, tandaan po natin, ang katarungan ay para sa lahat.